Manalangin po tayo. Aming banal at maawaing amang Diyos na nagmamahal sa amin, kami ay lumakad sa kasalanan at lumayo sa Diyos. At kami ay dapat tumanggap ng puot ng Diyos at paghatol dahil kami ay naging kaaway ng Diyos dahil sa aming masamang pamumuhay. Ngunit ang Panginoong Yesus ay tumanggap ng sumpa at paghatol sa halip na kami dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na nagbigay ng awa sa amin. At hinugasan niya ang aming kasalanan ng walang hanggan sa pamamagitan ng mahalagang dugo na ibinuhos. At nagbigay siya ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin ng walang sariling pagsisika. Ibinabalik namin ang pasasalamat, papuri at kaluwalhatian sa Amang Diyos dahil sa Kanyang dakilang biyaya. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito dahil kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus ay nagkakatipon sa harapan ng Panginoon at pinupuri ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon at natututo ng salita at nagkakaroon ng fellowship. Naniniwala kami na kasama namin ang Panginoon sa mga oras na ito. Pakiusap, ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng maawaing kamay ng Diyos. Pakiusap, itatagpo ninyo kami na bago at ganap sa pamamagitan ng masaganang biyaya at katotohanan ng salita ng Panginoon. Sa mga iglesia sa aming bansa at sa marami pang iglesia sa mundo, samahan niyo po kami at magbigay ng sapat na biyaya sa mga kapatid na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, bigyan po ninyo ng sapat na biyaya at lakas ang mga may sakit at mga may hina upang walang sino man ang matisot. Naniniwala kami na may banal na kalooban ng Diyos na gustong maisakatuparan sa pamamagitan namin na sa kanyang pagdidigtas sa amin sa katapusan ng panahon. Pakiusap, hawakan niyo po kami ng makapangyarihang kamay ng Panginoon at gamitin kami ng mahalaga ayon sa kalooban ng Diyos. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng karunungan na maunawaan ang salita ng Diyos at bigyan din kami ng lakas at tapang na mamuhay ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ng paraan na dapat naming gawin. Ipaalam niyo po sa amin ang banal na salita na gustong ihayag sa amin ng Panginoon at kung ano ang kalooban ng Diyos. Kami nawa ay maitatag na bago at mas malakas sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Maging kagalakan at kaluwalhatian kami sa Amang Diyos sa pamamagitan ng hindi paglimot sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pag-iingat nito sa aming mga puso at buhay. Ito po ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13, verse 5 at 6. Hebreo chapter 13, versikulo 5 at 6. Basahin po natin ito. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung ano ang mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Hanggang dito, pinag-aaralan po natin ang salitang ito, Efeso chapter 5 verse 18. Mapuno kayo ng Espiritu.
tungkol sa pamumuhay na naaayon sa Espiritu. Upang magawa ang kalooban ng Diyos at ibalik ang kaluwalhatian sa Amang Diyos, ito ay maaaring mangyari hindi ayon sa ating kalooban at sariling pagsisikap, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Mayroon pa rin tayong likas na kasamaan kahit na naligtas na tayo. Ang ating lumang likas ay gustong mamuhay. Gustong mamuhay ayon sa walang kabuluhang mga bagay ng mundong ito. Kaya kahit na naligtas na tayo, mayroon pa rin tayong kaisipan na bigyan ng kasiyahan ang ating laman kaysa Diyos. At mabuhay ayon sa mga makamundong bagay na nakikita, kaysa mabuhay ayon sa spiritual na mga bagay na hindi nakikita, at para sa mga gawa ng Diyos. Ang banal na spirito ay dumating sa puso ng mga naligtas at paunti-unting binabago ang ating puso. At itinatanim niya sa atin ang pagkatao ng Diyos at binibigyan tayo ng karunungan upang makilala ang kalooban ng Diyos at nagbibigay ng lakas upang magawa ang kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Kaya habang lumalago ang ating pananampalataya, ay nababago ang ating puso, at kung gaano nabago ang ating puso, ay nagbabago ang ating buhay. At pagkatapos, ay maaari tayong mamuhay ayon sa Espiritu at sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag napupuspos tayo ng Espiritu, maaari tayong mamuhay ng lubos ayon sa Espiritu. Kaya ito ang utos na mapuspos tayo ng Espiritu. Kapag tayo ay puspos ng Espiritu, maaari tayong mamuhay ng isang karapat-dapat at normal na buhay Kristiyano bilang mga anak ng Diyos. Sinasabi na maaari tayong magbunga ng bunga ng Espiritu kung puspos tayo ng Espiritu. Kaya pinag-aaralan natin ang siyam na bunga ng Espiritu sa Galatia chapter 5 verse 22 at 23. At ngayon ay ipapangaral ko ang mga huling bagay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Sa tingin ko, kung magbubunga tayo ng mga huling bunga na pagpipigil sa sarili, ang lahat ng ibang bunga ng Espiritu ay matutupad din sa atin. Ang pagpipigil ay ang pagkontrol. Pagkontrol sa kaisipan ng laman at paghihigpit sa mga walang kabuluhang mga bagay na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. At ang pagpipigil ay ang pamumuhay na kinikilala ang banal na kalooban ng Diyos. At hindi ang pagsunod sa mga walang kabuluhang bagay. Kaya sa unang Korinto, chapter 9, verse 25, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang pagpipigil sa sarili ay napakahalaga sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya't patuloy akong mangangaral ng mga salita patungkol sa pagpipigil sa sarili. Ipinangaral ko ang salita sa Efeso chapter 5 verse 16. Efeso chapter 5 verse 16 na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang oras ay isa sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang oras na ibinigay sa atin ay napakaikli, subalit lubhang napakahalaga. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, Versikulo 1, sa bawat bagay ay mayroong kapanahunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. May kapanahunan sa bawat gawa ng Diyos. May kapanahunan sa bawat gawa ng Diyos at ang layunin at kalooban ng Diyos ay naisa sa katuparan sa itinakdang kapanahunan niyon. Siyempre, ang plano at layunin ng Diyos ay ang ihanda ang mga tao sa pagpunta sa langit sa pamamagitan ng pagdiligtas sa mga kaluluwang mawawasak dahil sa kasalanan. Kaya ang kasaysayan ng sangkatauhan
ay magtatapos kapag ang mga taong papasok sa langit ay nakahanda ng lahat. Tayo ay naligtas sa kapanahonang itinakda ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Nasabi ko sa inyo na ang natitirang panahon na mayroon tayo pagkatapos ng kaligtasan ay para lamang sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Ang panahong natitira ay para maisagawa natin yung kalooban ng Diyos, na sinasamantala ang panahon. Ang panahon ay katumbas ng buhay, sapagkat ang paglipas ng panahon ay katumbas ng pag-iksi ng buhay. Ang panahon na ibinibigay sa atin ay 70 o 80 taon. Kaya sa mga awit, 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ang mga taong nabubuhay ng mas mahaba ay talagang malulusog na tao. Ang ibig sabihin ng pag-iksi ng panahon ay ang pag-iksi ng buhay. Kaya ang ibig sabihin ng samantalahin ang panahon ay kung saan mo ba ginagamit ang iyong oras. Ang paglalaan ng panahon para sa mga walang kabuluhang bagay ay hindi pagsasamantala sa panahon. Sinasabi na sa Diyos ilaan ng oras. Ang mabuhay para sa kalooban ng Diyos ay ang paglalaan ng oras sa Diyos. Para dito, kailangan nating ipamuhay ang maikling buhay na ibinigay sa atin ng Diyos para sa kanyang mabuting kalooban, na sinasamantala ang panahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kasiyasiya sa Diyos, hindi para sa sariling pagnanasa ng ating laman o mga nasisirang bagay ng sanlibutan. At mayroon pang isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, ang kayamanan. Napakahalaga ng panahon na ibinigay sa atin. At habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan, mayaman man tayo o mahirap, ay binigyan tayong lahat ng Diyos ng kayamanan. Lubhang napakahalaga kung para sa ano ba natin ginagamit ang mga kayamanang ito. Tulad ng naibahagi ko sa nakaraang sermon, nasabi ko na ang paraan ng paggamit ng isang tao sa kanyang kayamanan ay direktang may kaugnayan sa layunin niya sa buhay. Paano ba natin dapat gamitin ang mga kayamanang ito? Ito ang pagpipigil sa sarili patungkol sa kayamanan. Ito ay ang pagpipigil sa sarili na gugulin ang kayamanan para maisagawa ang mga gawain ng Diyos na maluwalhati at walang hanggan. Para sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi para sa mga bagay na pansamantala, lumilipas at naglalaho. Ang pagpipigil sa sarili ay lubhang napaka-importante. Gayunpaman, hindi natin masyadong pinag-iisipan ang mga gayong bagay at ang panahon ay umaagos papalayo sa walang kabuluhan. Dagdag pa rito, ang kayamanan din, minsan ay nagagamit natin ayon sa ating sariling pagnanasa. At ito ay isang napakalaking kamalian. Ganyan ang buhay ng mga makamundong tao na nabubuhay ayon sa kanilang sariling kalooban. Walang layunin at pag-asa. Ang mabuhay ayon sa sariling kalooban ay kasalanan. Mayroong mga nabubuhay na tulad ng alon sa dagat na tinatangay at itinataboy ng hangin. Sinasabi ng Biblia na nabubuhay sila sa kanilang buhay na tinutupad ang mga pagnanasa ng laman ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng Himpapawid na ang katapusan ay ang pagkawasak. Subalit, iniligtas tayo ng Diyos sa gayong kaparusahan. Ibinigay ng Diyos sa atin ang buhay ng Diyos, ang banal na spirito, ang walang hanggang pag-asa, at dagdag pa rito, tinuturuan tayo ng detalyado upang malaman kung ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Ngayon, ang mga ligtas na tao ay kailangang malaman kung ano ang mabuti at kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos para makapamuhay sa natitirang buhay para sa kalooban ng Diyos. Ang panahon na ibinibigay sa atin, ang kayamanan at ang talento na ibinibigay sa atin, ang lahat ng mga bagay na ito, kailangan nating mabuhay na may nag-aalab na puso upang gawin ang kalooban ng Diyos. Iyan ay pagpipigil sa sarili. Ang mabuhay na walang gayong pag-iisip ay ang kawalan ng pagpipigil. Hindi iyan Kristiyanong pamumuhay.
Ang lahat ay mayroong pagnanasa na magkaroon ng sariling mga bagay-bagay at magkaroon nito ng higit at higit pa. Ngunit kailangan nating mapigilan ng maayos ang pagnanasang ito. Mayroong mga bagay na talagang kailangan natin sa buhay. Ngunit ang pagnanasa na magkaroon ka ng mga bagay-bagay na sobra-sobra ay isang malaking problema. Sa unang Timoteo kapitulo 6, bersikulo 7 at 8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kailangan natin ng pagkain at damit at bahay upang makapagpahinga. Kaya't masiyahan na tayo sa mga ito kapag mayroon tayo ng mga pangunahing bagay na ating kinakailangan. Kailangan nating malaman ang kailangan at panatilihin ang sapat. Ito ay ang kabanalan na may kasiyahan na tayo ay makontento sa ating bahagi at magpasalamat sa Diyos. Kung maliligaw tayo at hindi masisiyahan sa kung ano ang mayroon tayo. Kung magrereklamo at titingin sa mga mayayamang tao at susunod at gagaya sa kanila, tayo ay mamumuhay ng mali. Gaya ng sinabi sa mga salitang, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa. Unang Timoteo 6:9. Ang pagnanasa ng sanlibutan ay nagiging mas malaki kaysa pagnanasa na mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Mayroong mga salita sa Biblia tungkol sa problemang ito. Kaya nga maraming salita dito sa Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5. Una ay mababasa, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo ay masiyahan na kung ano ang mayroon kayo. Umiwas sa pag-ibig sa salapi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sinabi din sa unang Timoteo chapter 6, ang pag-ibig sa salapi. Hindi ito nangangahulugan na huwag na tayong kumita ng pera. Kailangan nating magtrabahong mabuti upang kumita ng pera. Sa Efeso kapitulo 4, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Ano ba ang pagnanakaw? Ang pagnanakaw ay ang pagkuha ng mga bagay na pag-aari ng iba na walang pahintulot. Ito ay pandaraya. Hindi siya nagpapagod sa buhay. Hindi niya pinagpawisan, subalit sinusubukan niyang makuha sa pamamagitan ng mga pandaraya. Minsan nga ay pumapatay pa sila ng tao, makakuha lamang ng kaunting pera. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y maibahagi sa mga nangangailangan. Nangangahulugan ito na dapat tayong magtrabahong mabuti para sa atin at sa ating pamilya, at tulungan ang mga mahihirap na kapwa sa paligid. Kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Ito ay kailangan na tayo ay magtrabaho ng mabuti at kumita ng pera. Ang tao ay ipinapanganak sa mundo at nabubuhay at nag-aaral, nagtatrabaho, kumikita ng pera, gumagastos at nag-aasawa at sa huli ay naglalaho. Sa madaling salita, ang tao ay kumikita ng pera at gumagastos ng pera. Ang pera ay kailangang pagpaguran upang makuha at maingat itong gastusin. Ang pag-ibig sa salapi ay ang pagnanasa sa pera at pagnanais na yumaman. Ang ugat ng lahat ng uri ng kasakiman ay nangangahulugan na ang lahat ng kasalanan ay dito nanggagaling. Ito ay ang pagtitiwala sa salapi at hindi sa Diyos. Kung iniisip natin na ang pera ay makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, proteksyon at kasaganahan sa hinaharap, ang ganito ay kawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa Hebreo kapitulo 13, bersikulo 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo ay masiyahan na kung ano ang mayroon kayo.
At sa unang Timoteo 6:8, ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ang mga salitang ito ay magkapareho. Mayroon man tayong marami o kakaunti, ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay galing sa Diyos, at dapat tayong masiyahan sa mga ito. Sa Hebreo 13:5, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sa Genesis Kapitulo 28, si Jacob ay nakatanggap ng pagpapala bilang panganay mula sa kanyang ama, at ang kanyang kapatid na si Esau ay sinubukan siyang patayin. Kaya umalis siya sa kanilang bahay at pumunta sa lugar kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Nagpakita ang Diyos sa kanyang panaginip. Sinabi ng Diyos, Jacob, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Ang mga salitang iyon ay para din sa atin. Mula noong tayo ay naligtas, mayroon din tayong mga kalungkutan at mga paghihirap sa mundong ito, kagaya ni Jacob sa ilang ng bersiba. Sa malungkot na ilang, sa malamig na hangin, humiga siya sa isang unan na bato. At hindi natin alam kung kumain ba siya o hindi. Pero siya ay naging malungkot. Naririnig niya ang ingay ng mabibingis na hayop sa hindi kalayuan. Naririnig niya at iyon ay nakakatakot. Minsan ay para din tayong natutulog sa ganoong lugar. Kaya nga mayroong awit na nagsasabi, ang aking pagdurusa ay gaya ni Jacob na natutulog sa una na bato. Mula noong ang mga Israelita ay naligtas mula sa Ehipto at naglakbay patungo sa ilang, sila ay nagdusa at naghirap sa ilang sa loob ng 40 taon. Ipinapakita din ito ang ating buhay pananampalataya pagkatapos ng ating kaligtasan. Subalit ang Diyos ay palaging naririyan. Pagkatapos na maligtas, hanggang sa makapasok sa kaharian ng Diyos, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 4, Versikulo 18, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masasamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Mula ng araw na naligtas tayo ay iniingatan tayo ng Diyos hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung paano ang mga Israelita ay iningatan ng Diyos sa pamamagitan ng haligi ng ulap sa araw at haligi ng apoy sa gabi, mula nang sila'y makalabas sa Ehipto hanggang sa makapasok sa lupain ng Kanaan, pinakain sila ng Diyos ng mana araw-araw, hinampas ang bato upang sila'y makainom ng tubig, at iningatan at ginabayan sila. Ang Diyos din, sa parehong paraan ay nagbabantay sa atin. Kaya't sinabi ng Diyos sa Hebreo Kapitulo 13, Versikulo 5, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sa binigkas na memory verse kanina sa Job 7:19, gaano katagal mo akong hindi titingnan ni babayaan akong nag-iisa hanggang sa malunok ko ang aking laway? Ano ang tao na itinuturing mong dakila at iyong itinutuon ng iyong isip sa kanya? Kahit na sa paglunok ng laway, hindi niya ako pababayaan. Ang paglunok ng laway ay tumutukoy sa napakaikling oras. Sa Pangaawit 17:8, gaya ng itim ng mata, ako ay iingatan mo. Pangako niya ito, subalit hindi natin pinaniniwalaan. Mayroong pangako na ako ay iingatan ng Diyos. Ako ay kanyang gagabayan at tutulungan. Sa Hebreo 13:5, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ibig sabihin ay sasamahan tayo ng Diyos. Ito ay pangako na tutuparin ng Diyos. Ngayon, pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo naliligaw. Tayo ay hindi na nawawalang tupa, kundi bumalik na sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Ang Panginoon ay nagpapakain sa ating kaluluwa. Pinapakain ng Panginoon ang ating kaluluwa at iniingatan din niya ang ating katawan. Tinutulungan ng Diyos ang ating katawan at kaluluwa. Sa Mateo 6:31, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot,
sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Batid ng inyong Ama, ibig sabihin ay siya ang bahala sa ating lahat. Ang mga magulang na nagsilang sa kanilang anak ay hindi lamang nagpapalaki sa bata. Mayroon din silang plano para sa kinabukasan at lubos na sumusuporta sa bawat pangangailangan ng kanilang anak. Hindi tayo mga ulila. Ang mga batang ulila ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang kanilang kakainin, kung saan sila matutulog, at kung paano sila mabubuhay. Subalit ang mayroong magulang ay hindi nababalisa sapagkat ang magulang nila ang bahala sa lahat. Kaya bakit sila mag-aalala? Oo, dapat lamang silang manatili sa kanilang pamilya. Dati, mayroon akong napanood sa isang balita. May isang anak na nag-aaral sa school, napakayaman ng kanyang pamilya. Subalit ang bata ay biglang nawala at naglaho. Hinanap siya ng kanyang mga magulang, nagtanong-tanong sila, at sa wakas ay natagpuan siya. Alam niyo ba kung ano ang kanyang ginagawa nung siya ay makita? Natagpuan siyang nagtatrabaho sa isang gas station. Maitim na ang kanyang mukha at nagkakarga ng gasolina. Mayaman ang kanyang pamilya. Maaring nagsawa na siya na kasama ang kanyang pamilya o gusto niyang mamuhay na mag-isa o kaya naman ay napasama sa masasamang barkada. Ang batang iyon ay nagtatrabaho sa gas station. Kumikita ng pera at nais mabuhay ayon sa gusto niya. Ito ay aktual na kaganapan. At marami ang katulad nito. Umaalis sila sa kanilang tahanan at namumuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ayaw nila ng pangangalaga at tulong ng magulang. Hindi ba't minsan ay ganyan din tayong mga Kristiyano? Mayroong Diyos na suma sa atin, na nagpapakain sa ating kaluluwa, nag-iingat at nagbabantay sa ating katawan. Sa Mateo 10:30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Hindi ko nga kayang bilangin ang mga buhok sa aking pilikmata. Subalit, bilang ng Diyos ang mga buhok sa aking ulo. Ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng aking kalagayan, ang siya kong pinagkakatiwalaan at pag-asa, tiyak na alam kong iingatan mo ako palagi. Magaling tayong umawit, subalit hindi tayo naniniwala na siguradong iingatan tayo ng Diyos. Ito ay pangako ng Diyos. Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Diyos ay palaging tumutupad sa kanyang pangako. Ang problema ay hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang pangako. Kaya bilang resulta, tumatakas tayo sa pananampalataya at namumuhay sa gitna ng mga pagkabalisa at sariling pamamaraan. Sa unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Sinasaktan mo ang sarili mo. Kaya sa Hebreo 13:6, kaya panatag nating masasabi ang Panginoon ang aking katulong. Mayroon akong isang karanasan na napagtanto ko talaga ang mga salitang ito na para bang naintindihan ko ang Ebanghelyo. At pagkatapos noon, hindi ko na alam kung gaano karaming beses na labis na nakatulong sa akin ang mga salitang ito. Ang Panginoon ang aking katulong. Siya ang aking sponsor. Ang sponsor ay ang makakatulong sa iyo. Siya ay nagpapalakas. Kung mayroon tayong malakas na sponsor, ay siguradong makakatulong siya sa atin. Noong hindi pa ako kasal, noong ako ay nasa Gyeonggi-do, mag-isa akong humayo at nangaral sa loob ng 4 na taon. At nakapagpatayo ako ng church building gamit ang luwad na laryo sa Dongdochon, isang maliit na iglesia. Nagpatayo kami ng isang maliit na gusali at pumupunta kami doon tuwing umaga upang manalangin. Ang mga tao ay nagtitipon doon upang mag-aral ng Biblia. At sa tapat ng gusali ay mayroong isang bahay ng isang kapatid. Habang nangangaral ako doon, isang grupo ang lumapit sa akin. Ito ay isa ring evangelistic organization na nangangaral ng Ebanghelyo. Gayunpaman, ay hindi sila aktibong nangangaral ng Ebanghelyo. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa Inglaterra. Merong isang brother na nakakakilala sa akin. Kilala niya ako ng kaunti. Siya ay lumapit sa akin kasama ang isang misyoneryo
misyonaryo na mula sa Inglaterra. Nung mabalitaan ng misyonero na nangangaral ako ng ibanghelyo, sinabi niya sa akin na maaari niya akong tulungan. Nahihirapan ka ba? Gagawa ako ng sponsorship para sa iyo. Kakausapin ko ang mga tao na merong negosyo sa UK at pagkatapos, buwan-buwan ay mayroong taga-UK na magpapadala sa iyo ng tulong. Gagawin daw niya ito para sa akin. Ganoon ang gagawin niya. Nais niya akong tulungan. Subalit, nang marinig ko iyon, sinabi ko agad ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako nahihirapan ngayon. Tama na. Pasensya na pero hindi ko kailangan niyan. Sapagkat naniniwala ako na ang Panginoon ang tutulong sa akin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kasabay nito, kung tutulong ang sponsor sa akin, yung mga brothers and sisters na nakikibahagi sa mga kahirapan ko para may pangaral ang ibanghelyo ay baka hindi na makipagsakripisyo kasama ko at hindi na tumulong sa akin. Dahil sa mayroon ng mas mayaman na tao na makakatulong sa akin, baka hindi na sila makibahagi. Pumasok sa isip ko na kailanman ay hindi dapat iyon mangyari. At isang bagay pa, ako ngayon ay sinasanay bilang isang lingkod ng Diyos at ako ay kasalukuyang tinuturuan kung paano mamuhay na umaasa lamang sa Panginoon sa oras ng kahirapan. Kung tatanggap ako ng tulong ng tao sa halip na tulong ng Diyos, hindi ko matatanggap ang pagsasanay na aking kailangan. Pumasok ito sa isip ko, kaya't nasabi ko ng walang pag-aalinlangan, hindi ko kailangan iyan. Mayroon akong buhay na masagana. Nangyari talaga ito. Ang Diyos ang aking katulong. Ang aking sponsor, ang aking katulong ay nasa kaitaasan. Pagkatapos ay hiniling ko sa isang brother na bumili ng 3 bowl ng noodles at ako, yung brother at yung misyonero na mula sa Inglaterra ay magkakasama kaming kumain ng tanghalian. Wala akong kotse nung panahong iyon, wala akong sasakyan. Kaya bumili ako ng train ticket para sa misyonero sabay-sabing paalam doon sa Dungdochon Station. Gaano yun kabuti sa pakiramdam ko? Gaya ng pakiramdam ng tagumpay kapag nakapasa ka sa isang pagsusulit. Kinalaunan, narinig ko na nakaramdam daw ng lungkot yung misyonero kasi kahit na lumapit siya at tutulungan ako, subalit sa simpleng salita ay tumanggi ako sa kanyang alok. Subalit, kung tinanggap ko ang kanyang tulong, ay siguradong magkakaproblema ako. Bakit? Kasi wala na akong choice kundi ang mapabilang sa kanilang grupo. Alam ko na sila ay mga nangangaral ng ibanghelyo at sila ay mga ipinanganak na muli. Hindi ko nasasabihin kung anong church. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa Inglaterra. Subalit sa aking pananaw ay hindi sila aktibo sa pangangaral ng ibanghelyo. Sa anumang paraan, ang Diyos ang aking katulong. Siya ang aking sponsor. Kaya hindi ako matatakot. Sa Hebreo 13:6, hindi ako matatakot ni mababalisa. Ang Diyos ang nag-iingat sa akin. Anong magagawa sa akin ng tao? Wala na ang takot. At ito ang pananampalataya. Sa Awit 27 versikulo 3, bagaman magkampo laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magkampo laban sa akin ang isang hukbo, bakit hindi matatakot? Dahil ang Diyos ay nasa kanya. Noong pinalibutan ang lungsod ng Samaria upang bihagin si Eliseo, ang isang lingkod niya ay bumaba at nakita ang mga hukbo na nakapalibod sa lungsod upang hulihin si Eliseo. Kaya sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot sapagkat ang mga kasama natin ay higit kaysa mga kasama nila. Sa ikalawang hari, chapter 6 verse 16, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy sa palibot ni Eliseo.
Lahat ng mga tao na pumunta doon upang dakpin si Eliseo ay nabulag sa salita ni Eliseo. Naging bihag silang lahat. Sila ay kanyang pinakain at isinugo pabalik ang lahat ng mga pumunta upang dakpin siya. Ang lahat ay natakot at tumakas. Hindi lamang ito nangyayari sa nakaraan. Ito ay nangyayari din sa kasalukuyan. Ngayon, kailangan nating maniwala na ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin. Kung magkagayon, ay magiging matapang tayo at hindi mababalisa sa anumang bagay. Kung ikaw ay nag-aalala sa iyong pisikal na buhay, hindi iyan pananampalataya. Ginagamit mo ang iyong sariling lakas upang mamuhay sa sarili mong paraan. Ang pamumuhay ayon sa sariling pag-iisip ay kasalanan ng hindi pagsampalataya. Ang hindi pagtitiwala sa tulong ng Diyos. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ibig sabihin, ang Diyos na hindi ipinagkait ang kanyang anak na ipako sa krus upang iligtas tayo ay tiyak na magbibigay sa kanyang mga anak ng kanilang mga kinakailangang bagay. Ang Diyos ay nag-iingat at tumutulong sa atin. Sa Unang Korinto, Kapitulo 2, Versikulo 9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay kasama natin at Siya ay tumutulong sa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Palagi Niya tayong tinutulungan. At bukod dito, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya at sa atin. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na gaano kaganda, kayaman o kadakila ang mga bagay sa sanlibutan, wala ni isa man sa mga ito ang pwedeng naikumpara sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa Unang Pedro, chapter 1 verse 3, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Ngayon, ang Diyos na nagpatawad sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at nagbigay sa atin ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ang Diyos na nagbago sa atin at ginawa tayong mga anak ng Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Ang mga bagay sa sanlibutan ay hindi pwedeng maituring na pag-asa. Ito ay isang pangarap lamang na mawawala sa sandaling panahon. Ngayon ay mayroon tayong buhay na pag-asa. Sa Unang Pedro 1 verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo. Isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas para sa mga taong naligtas. Ang sanlibutang ito ay mabubulok, masisira at maglalaho. Subalit ang pamana ng Diyos na nakatago sa langit ay hindi kailanman mawawala. Ibibigay ito sa atin ng Diyos bilang pamana. At hinding-hindi ito pwedeng ikumpara sa kahit na anong bagay sa sanlibutan. Sa mga paglalakbay ko sa mundo, nakakita ako ng maraming magagandang tanawin. Minsan ay dumaan ako sa Rocky Mountains at nakakita ako ng magagandang lugar sa Europa. Ngunit ang langit ay hindi maikukumpara sa mga iyon. At naisip ko na kung sa mundong ito na isinumpa dahil sa kasalanan, ay mayroong maraming magagandang lugar, gaano pa kaya kaganda sa langit? Isang beses, ako ay nasa Washington, D.C. at mayroon doong museo kung saan naroon ang lahat ng klase ng mga mamahaling bato. Sobrang kikintab ng mga ito. Tungkol sa kulay, mayroong berdeng hiyas, dilaw na gemstone, jadeite, at lahat ng klase. May mga pangalan ng gemstone sa Biblia. Nakita ko iyon. Nasisilayan ng liwanag at sobrang kaakit-akit at ako'y sobrang namangha.
Siya nga pala. Sa aklat ng Apokalipsis, nakasulat na ang kaharian ng langit ay napapalamutian ng lahat ng uri ng magagandang hiyas. Mayroong 12 pintuan na gawa sa perlas. Mayroong dagat ng malinaw na kristal. At mayroong daan na purong ginto. Hindi ba? Nakita ni Apostol Juan ang langit na iyon. At sa katunayan ay walang angkop na salita na pwedeng makapaglarawan doon. Dahil sa mayroong ganoong mga hiyas, pwede nating maintindihan at ma-imagine na ang langit ay higit na mas maganda. Kaya mayroong magagandang bagay sa sanlibutan. Dahil sa pamamagitan ng mga iyon, pwede nating maisip kung gaano kaganda ang langit. Sa 1 Korinto, Kapitulo 2, Versikulo 9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Hahayaan ng Diyos na mapa sa atin ito. Ang mga bagay ng sanlibutan ay hindi mga bagay na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Hindi ito mga bagay na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Ito ay mga bagay na panandalian at lilipas lamang. Kaya ang pag-asa na inilaan ng Diyos para sa atin ay sa langit. Sa Colossians chapter 1 verse 5, nakasulat, "Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit." Binigyan niya tayo ng pag-asa na nakalaan para sa atin sa langit. Ang ating pag-asa ay wala dito sa sanlibutan. Kaya sa Isaiah chapter 38 verse 17, "Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasa." Una, gaano ba kadakila ang biyaya ng pagliligtas niya sa atin? Alam natin kung kailan tayo naligtas. Ngunit sa paglipas ng oras, paulit-ulit nating nakakalimutan ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Ikaw ay naligtas mula sa hukay ng pagkawasa na magpaparusa sa iyo magpakailan paman at naging isang tao na makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Mula sa patay, tungo sa buhay. Mula sa impyerno, tungo sa langit. Una sa lahat, tayo ay magpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa ating mga kaluluwa. Kung titingnan mo sa Habakuk chapter 3 verse 17, "Kahit na wala akong kahit na ano, wala akong kahit na isa." Sa Habakuk 3:18, "Gayon may magagalak ako sa Diyos, magagalak ako sa Panginoon ng aking kaligtasan. Kahit na wala ako nito o noon, ako ay magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan." Kahit na ang mga tao sa sanlibutan ito ay mayayaman, may kapangyarihan, may kaluwalhatian, may katalinuhan, tayo ba ay may inggit sa mga iyan? Kung isasalang-alang natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, ang mga ito ay mas walang halaga pa kaysa laruan na nilalaruan ng mga bata. Kailangan ba nating mainggit sa mga iyan at gawin ang ating makakaya upang makuha ito? Kailangan ba? Ha? Kung gayon, ang Diyos ay sobrang malulungkot. Ang Diyos na nagtayo ng mga maluwalhating kayamanan sa langit ay hindi ba tutulong sa atin habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan? Tama, siya ay tutulong sa atin. Subalit, may nagsasabi, "Bakit hindi niya ako tinutulungan? Bakit hindi kanya tinutulungan? Bakit hindi kanya tinutulungan?" Nalalaman natin kung gaano kahirap si Jesus nung siya ay narito pa sa sanlibutan. Ang Diyos na maluwalhati at tagapaglikha ay ipinaglihi sa katawan ng isang berhen. Noong panahong iyon, kung mabubuntis ang isang walang asawa, siya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Si Jose na kanyang mapapangasawa ay naniniwala na ang sanggol ay mula sa banal na espiritu sapagkat ipinalam ito sa kanya ng Diyos. Subalit maniniwala ba ang iba? Nang siya ay ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem na nangangamoy dumi ng hayop. Siya ay lumaki bilang isang anak ng mahirap na karpentero sa loob ng 30 taon. Sa loob ng 3 at kalahating taon, siya ay walang matulugan ng maayos. Siya ay natutulog sa labas habang basa at nilalamig ang kanyang katawan sa Getsemani. Ang mga Hudyo ay ginagawa ang kanilang makakaya upang usigin si Jesus sa maraming paraan at patayin siya. Siya ay walang kasalanan, subalit siya ay hinatulan ng kamatayan. At siya ay trinato na pinakamasamang makasalanan. Siya ay kanilang dinuraan, hinampas gamit ang pamalo at kanilang sinuntok ang kanyang ulo. At siya ay pinalo
Pinilit na pasanin ang krus at ipinako sa krus. Siya ay namatay ng miserable. Si Jesus ba na tunay na Diyos ay namatay sa sumpa? Oo, siya ang isinumpa sa halip na tayo. Tinanggap niya ang sumpa sa halip na tayo. Subalit sinabi ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 17 at 18, "Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama." Ang Diyos ay palaging nasa Kanya. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan chapter 8, sinabi ni Jesus, "At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang mag-isa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya." Ang Diyos ay palagi niyang kasama. Pero bakit nga ba nagdusa si Jesus ng sobra? Ginawa naman niya ang mga bagay na nakalugod-lugod sa Diyos. Ang Diyos ay kasama niya. Ngunit bakit siya nagdusa? Bakit siya pinabayaan ng ganoon kamiserable at namatay? Bakit? Sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Ang dakilang apostol na si Pablo ay nagsulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Noong siya ay patungo sa Damasco upang dakpin ang mga Kristiyano, noong patungo siya sa Damasco, natagpuan siya ni Jesus. Siya ay nagpatira pa at naging dakilang apostol sa pananampalataya sa Panginoon. Nangaral siya ng Ebanghelyo sa loob ng 2 taon sa Roma hanggang sa siya ay namatay. Sa kanyang buong buhay, siya ay hinampas at pinalo ng maraming beses, nakulong ng maraming ulit, maraming beses na bingit sa kamatayan, pinagbabato hanggang sa mamatay at itinapon sa labas. Subalit siya ay muling binuhay at nangaral muli ng Ebanghelyo. Siya ay naging hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, giniginaw, nanginginig, walang lugar para sa kanya upang mamatay. Kaya siya ay kinulong sa Bartolina sa ilalim ng lupa at siya ay pinagutan ng ulo. Siya ba ay sinumpa? Ang Diyos ay kasama niya. Ang mga Kristiyano ay hindi lusot sa mga paghihirap. Subalit binibigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga ito. Pinaniniwala niya tayo na ang Diyos ay kasama natin sa kahirapan, pagdurusa at pagtitiis. Ito ang nais na makita ng Diyos mula sa atin. Kapag ikaw ay nasa komportableng sitwasyon, iniisip mo na ang Diyos ay kasama mo. Subalit, kapag ikaw ay nangangailangan, "Diyos, bakit mo naman ako pinababayaan? Tama ba ang ganyan?" Sinabi ni Apostol Pablo, "Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganahan, at maging sa kasalatan." Ibig sabihin ay natutunan niyang magtiwala sa Diyos kahit nasa kahirapan, at natutunan niyang sikreto na maging kontento kasama ang Panginoon sa gitna ng kasaganahan. Mula sa mga araw nang tayo ay maligtas hanggang sa pumunta tayo sa Panginoon, sa anumang paraan, sinabi niya, ay hindi kita iiwan o pababayaan. Kailangan po natin itong paniwalaan. Kung paniniwalaan mo ito, mawawala ang pag-aalala. Ayon sa mga Kawikaan, chapter 23, verse 4 at 5, "Huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili ay mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan. Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman." Maging matalino na ang sarili mapigilan. Ibig sabihin nito ay pigilan mo ang iyong sarili na mamuhay ayon sa iyong sariling kaalaman at mga pakana. Ibig sabihin nito ay itapon mo ang iyong sariling kaisipan. Maging matalino ka na ang sarili ay mapigilan. Ito ay pagpipigil sa sarili. Huwag mong kalimutan na ang mga Kristiyano ay hindi nabubuhay sa kanilang sariling karunungan, sariling kaisipan at sariling paraan, kundi sa ilalim ng pag-iingat at tulong at paggabay ng Diyos.
Kaya kahit na mamamatay akong kasama mo, Panginoon. At ang Panginoon ay tiyak na kukunin ang responsibilidad para sa atin. Sa Nahum Kapitulo 1, Versikulo 7, at nakikilala niya ang mga nangangandong sa kanya. Kung sasabihin mo, kahit na mamamatay ako kasama ng Panginoon, ang Panginoon ang magiging responsable para sa iyo. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Sa ibang salin, bakit ka tumitingin sa mga bagay na wala naman? Ibig sabihin, bakit mo binibigyan ng pansin ang mga bagay na maglalaho din naman pagkaraan ng ilang sandali? Ang mga salita bang ito ay mula sa isang sikat na tao? Hindi po, ito ay salita ng Diyos. Tingnan natin sa Jeremias Kapitulo 45, Versikulo 5. Jeremias Kapitulo 45, Versikulo 5. Jeremias Kapitulo 45, Versikulo 5. At ikaw, naghahanap ka pa ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman, sabi ng Panginoon. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Ang mga tao ay nagpaplano na makagawa ng mga dakilang bagay para sa kanilang sarili. Ang iba ay nagnanais na maging presidente ng isang malaking kumpanya, maging napakayaman at nais nilang gawin ang gusto nilang gawin na walang nakakahadlang. Ang ibig sabihin ng mga salitang ito ay huwag mong gawin yan. Naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo yang gawin. Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Mga brothers and sisters, ang mga tao ay nakatira sa mundong ito sa loob ng ilang libong taon. Sila ay bumuo ng siyensya, sibilisasyon, sining, kasiyahan at pinalamutian ang mundo ng mas marami pang karangyaan. Ito ay labis na kahangalan. Ang mundong ito ay maglalaho din pagkaraan ng ilang panahon. Ang mundong ito ay nakatakda na sa pagkawasak, sa paghuhukom ng Diyos sa lalong madaling panahon. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga Kristiyanong Hudyo na nakatira sa Jerusalem? Sinabi niya, "Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng hukbo ang Jerusalem, alam nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Magmadali kayong tumakas na hindi lumilingon sa likuran." Ang mga nasa Judea ay tumakas patungo sa bundok. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Sinabi niya sa kanila, "Magmadali kayong tumakas at kayo ay mabubuhay." Alam ito ng mga Kristiyanong nasa Jerusalem. Kaya sila ay nakahandang tumakas sa anumang oras. Ipinagbili nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian, bahay at lupa, at ibinigay ang lahat ng mga ito sa mga apostol at ipinamahagi sa lahat ng mga banal. Walang sino mang naghirap sa kanila. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang ari-arian. Sa pamamagitan ng ganitong lakas, ang Ebanghelyo ay makapangyarihang na ipangaral sa mga hintil. Kaya noong sumalakay ang hukbo ng Roma sa Jerusalem noong AD 70, dahil sa naipaghanda nila ang lahat bago pa man ito mangyari, wala ni isang born-again Christian ang namatay. Wala silang naging panghihinayang sa Jerusalem. Ipinagbili nila ang lahat ng walang panghihinayang. Bakit? Sapagkat ipinangako ng Diyos na wawasakin niya ang Jerusalem. Nabubuhay tayo sa katulad na oras. Matatapos na ang lahat sa lalong madaling panahon. Sinasabi ng mga tao, siguro ay hindi magkakaroon ng digmaan. Ang katapusan ng Panginoon ay hindi darating. Gumagawa ang mga tao ng iba't ibang plano upang mabuhay sila ng mas mahaba dito sa mundo. Magiging maayos ba talaga ang lahat? Kailangan tayong maging handa sa pagdating ng Panginoon na walang panghihinayang.
Hindi ito nangangahulugan na huwag ka nang gumawa ng kahit na ano. Kailangan pa rin nating magtrabahong mabuti hanggang sa pagdating ng Panginoon. Subalit ang ating pag-asa at layunin ay naiiba. Kung ikaw ay gagawa ayon sa iyong sariling kagustuhan, pupunta sa simbahan, mananalangin, aawit ng himno, magdodonate ng pera, at pagkatapos ay uuwi at mamumuhay ayon sa iyong sariling kagustuhan, ganyan ba ang buhay pananampalataya? Ganyan din ang ginagawa ng mga Buddhist, ng mga Muslim, at ng ibang tao na naniniwala sa mga pamahiin ng relihiyon. Ang ating buhay pananampalataya ay pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos nating maligtas, kailangan nating mamuhay sa pananampalataya. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuhay tayo sa pananampalataya. At kahit mamatay tayo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang pagpipigil sa sarili ng mga Kristiyano sa pagpapayaman ay ang pagsuko ng lahat ng kanilang sariling pagnanais at ang mabuhay ng tapat ayon sa ipinahintulot ng Diyos. Kung hindi mo pamumunuan ang buhay sa pagpipigil sa sarili tungkol sa kayamanan, hindi ka mabubuhay ng maayos sa buhay ng Kristiyano. Ibig sabihin nito, kailangan mong magkaroon ng mahigpit na pagpipigil sa iyong kayamanan. Kailangan mong kumita ng husto at mabuhay para sa kalooban at plano ng Diyos. Hindi dapat tayo pumasok sa tukso dahil sa pagnanasa natin sa kayamanan. Sa unang Timoteo 6:10, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Ang pagnanasa at tukso ng kayamanan ay ang bingwit ng Diablo na nagpapabagsak sa mga Kristiyano. Ito ay bitag ng Diablo. Kung mauhulog ka sa ganoong bitag, ang mga ligtas ay hindi na mapapahamak. Subalit ang iyong buhay pananampalataya ay babagsak. May mga Kristiyano na nabubuhay ayon sa kanilang nais at bahagya lamang na naipapakita ang kanilang mukha sa harapan ng Diyos. Kaya kapag nananalangin sila na para bang iniibig nila ang Diyos. Anong ganda ng liriko ng mga awit habang sila ay kumakanta? I love you more than before. All the desires of the past for the world have long since disappeared. Subalit sasabihin ng Diyos, tumigil ka. Kailan ba naglaho ang iyong pagnanasa? Ang iyong pagnanasa ay abot hanggang leeg. Subalit sinasabi mo na naglaho na ang iyong pagnanasa noon pa? Sa mga Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng kapuotan. Ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa iyo. Tingnan natin sa Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 28. Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 28. Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 28. Kapitulo 11, Versikulo 28, basahin po natin ang sabay-sabay. Siyang natitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadgad na parang dahong luntian. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Ang nagtitiwala sa kanilang kayamanan ay hindi nagtitiwala sa Diyos, kundi sa kanilang kayamanan. Iniisip nila na sila ay tiwasay at maayos kapag marami silang pera. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Iniisip nila na ang kayamanan ang mag-iingat at makapagpapaligaya sa kanila. Na ang kayamanan ang magbibigay ng seguridad sa kanilang kinabukasan. At magagawa nila ang kahit na ano sa pamamagitan nito. Kaya hindi nila kailangan ng Diyos. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Ngunit ang matuwid ay mamumukadgad na parang dahong luntian. Sila na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay ang mga matuwid. Sinabi ng Diyos na kapag ang mga Kristiyano ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, nakikita sila ng Diyos bilang matuwid. Ito ay binanggit sa panahon ni Noe. Maraming mga tao noon ang sumalungat at nahulog, subalit si Noe ay matuwid na tao sa kanyang panahon. Si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Siya ay lumakad kasama ng Diyos.
siya ay tumanggap ng biyaya. Lumakad kasama ng Diyos at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang matuwid ay mamumukadkad na parang dahong luntian. Ang gayong tao ay magbubunga sa kanyang kapanahunan gaya ng luntiang daon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ay pinagpala sa kanyang kristyanong pamumuhay. Sa Juan Kapitulo 13, Versikulo 2, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Alam nating mahal na mahal ni Judas ang pera. Simula noong mapasa kanya ang sisidlan ng pera, ay nagsimula na siyang kumuha mula roon. Mahal niya ang pera, kaya inilagay ng Diablo kay Judas ang puso na ipagkanulo si Jesus. Sa Judas, sa Juan Kapitulo 13, Versikulo 27, pagkatapos na matanggap ang kaperasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Mahilig si Judas sa pera at iniibig ni Judas ang pera. Kaya inilagay ng Diablo ang pag-iisip na ipagkanulo si Jesus sa puso niya. At pagkatapos ay pumasok si Satanas sa kanya. Alam ni Jesus ang lahat tungkol dito. Sa loob ng 3 at kalahating taon, si Judas ay sumunod kay Jesus. Nakinig siya sa kanyang mga salita at nakakita siya ng mga himala. Ngunit hindi niya tinawag si Jesus na Panginoon at hindi siya sumampalataya sa kanya. Kaya ipinagkanulo niya si Jesus sa halaga ng 30 pirasong pilak. Subalit kahit 1 pirasong pilak ay hindi niya napanginabangan at nagbigti siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ito, siya ay itinapon sa impyerno. Si Jesus lang ba ang ipinagbili niya? Ipinagbili niya ang kanyang spirito. Kaya dapat nating malaman na pwede din tayong matukso kagaya niya, kahit na ang mga ligtas. Tingnan natin sa Ecclesiastes Kapitulo 5. Ecclesiastes Kapitulo 5. Ito ay pagkatapos ng kawikaan. Tingnan po natin sa Ecclesiastes Kapitulo 5, Versikulo 13. Versikulo 13, may malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Dito, may malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Kung patuloy mong iingatan ang kayamanan, ito ang papatay sa iyo nang hindi mo namamalayan. Iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya, huwag mong hawakan ang kayamanan. Kung mayroon kang kayamanan, gamitin mo ito ng maayos. Walang hangganan ang kasakiman ng mayaman. Ang mayaman ay naghahangad ng marami at mas marami pa. Kahit na meron na silang maraming pera, minsan nga ay lumalabag sila sa batas para sa pera. Hindi naman nila kayang gastusin ang lahat bago sila mamatay. Mayroon silang maraming kayamanan, malaking bahay na malapalasyo, pinakabagong modelo ng kotse. Ano naman ang mangyayari pagkatapos nilang mamatay? Ito ay mapapasa kanilang mga anak. Ang mga anak ay maaaring mag-away-away para makakuha ng mas marami pang mana at sila ay maglalaban-laban sa isa't isa. Ito ay kahangalan. Kung ilalagak mo ang iyong puso sa kayamanan, ikaw ay siguradong tutuksohin ng Diablo. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat maging hangal na gaya nito. Kaya sa mga awit 62 verse 10, kung ang mga kayamanan ay lumalago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Maaari itong mangyari kapag ang kayamanan ay lumalago at dumadami. Nakakita ako ng isang taong nagbibenta ng mga gulay at prutas sa kanyang sasakyan. Mayroong taong nagtanong sa kanya, "Sir, palagay ko po ay hindi maayos ang lagay ng iyong negosyo dahil konti ang mga tao dahil sa COVID-19, di ba?" At sinabi niya, "Hindi ko naman talaga kailangan gawin ito.
Okay lang kasi ang halaga ng aking apartment ay tumaas at naging mas mahal na ngayon. Bumili siya dati ng apartment. Bumili siya dati ng apartment. At doble na ang presyo nito ngayon. Kaya kahit na hindi siya magtinda ay mayaman siya ngayon. May mga tao na gaya nito. Ang kayamanan ng taong ito ay lumalago kahit na wala siyang gawin para dito. Samantalang mayroon din namang mga tao na laging mayroong pinansyal na kahirapan kahit na sila ay nagtatrabahong maigi at isinusugal pa ang kanilang buhay. Kung ang mga kayamanan ay lumalago, huwag mong ilagak doon ang iyong puso. Ibig sabihin ay huwag mong ibigay ang puso mo dito. Walang dahilan upang magsaya kayo dahil sa kayamanan. Ano naman kung tumaas ang presyo nito? Ibebenta mo ba ang isa at bibili ka ng bago? Hindi ka naman makakalipat dahil mas mahal ang buwis sa panahon ngayon. Pasensya na po, ang mga Kristiyano ay dapat magising. Hindi dapat ibigay ng mga Kristiyano ang kanilang puso sa mga kayamanan. Kailangang makontrol ito. May nagbigay ng napakaganda at mamahaling sapatos sa isang tao. Kaya sa halip na isuot ay pinapasan niya ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Halata namang dapat isuot ang sapatos kasi nga ito ay sapatos. Ang sapatos ay para sa paa. Hindi ito maaaring pasanin sa ulo. Ang mga kayamanan ay ang dapat mong kontrolin. Hindi mo dapat ibigay ang iyong puso dito. Kailangang makontrol ito. Tingnan ulit natin sa mga awit, Kapitulo 52. Mga awit 52, versikulo 7. Mga awit 52, versikulo 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Pagmasdanin niyo ang mga tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganahan ng kanyang mga kayamanan at nagpalakas sa kanyang nasa. Pagmasdanin niyo ang mga tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganahan ng kanyang mga kayamanan at nagpalakas sa kanyang nasa. Ang kanyang nasa na iwan ang Diyos ay kasamaan. Kung palalakasin mo ang iyong mga sariling saloobin at pamamaraan at sasabihin, nagtagumpay ako. Tagumpay? Tingnan natin kung talagang nagawa mo. Pagmasdanin niyo ang mga tao na hindi niya ginawang kanlungan ang Diyos. Hindi siya umasa sa Diyos. Kailangan natin siyang gawing ating kalakasan. Ang Diyos, ang aking Diyos, ang aking malaking bato na sa Kanya'y nangangalung ako. Ang aking kalasag at sungay ng aking kaligtasan. Dapat nating malaman na kung iiwan mo ang Diyos, ito ay gaya ng pagtakas ng isda mula sa tubig. Hindi siya maaaring mabuhay. Ang ating buhay at kamatayan ay kailangang sa kamay ng Diyos. Diyos, ako ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, kahit na iyong hayaan akong mabuhay o mamatay. Nasa iyong kamay kung mabubuhay ako o hindi. Kung gayon, ay gagawin ng Diyos ang kanyang responsibilidad. Umaasa ka ba sa mga kayamanan ng higit kaysa Diyos? Ginagawa mo bang kalakasan ng kayamanan kaysa Diyos? Kung ginagawa mong kalakasan ng kayamanan at umaasa ka sa mga ito, ito ay pamumuhay na walang takot sa Diyos. Ganyan ang anyo ng hindi mananampalataya, na walang takot sa Diyos sa kanyang buhay. Hindi po ba? Sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 18. Pamilyar kayo sa mga talata sa versikulo 18 hanggang 20, di ba? Kaluluwa, mayroon ka ng maraming pag-aari na nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ibig sabihin, ikaw na hangal.
Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon ang natitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Nagtipon siya ng kayamanan at nagsabi, kaluluwa. Pero ang kaluluwa ay hindi masisiyahan sa mga kayamanan. Kahit na marami siyang kayamanan, pwede siyang mamatay dahil sa isang maliit na insekto na paikot-ikot sa ibabaw ng kanyang ulo. Sinasabi ng Biblia na napipisang gaya ng damo-damo. Gaya ng gamo-gamo. Kaya bago mamatay ang mga mayayaman, inaamin nila, ah, ako'y isang angal. Namuhay akong gaya ng isang angal. Ang buhay ko ay totoong kahangalan na nagtiwala sa kayamanan at ibinigay ang puso sa mga ito. Sa uli ay naunawaan nila na ang kayamanan ay walang halaga. Naintindihan nila sa bandang huli na yung kayamanan ay walang halaga. Gusto kong sabihin na ang mga ligtas na Kristiyano, kahit na naligtas na, ay pwedeng maging hangal na gaya nito. Sinabi ni Apostol Pablo, tayo ay tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ang lahat ng bagay. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Iniligtas natin ang kaluluwa ng mga tao at ginagabayan sila upang masiyahan sa Diyos. Tayo ay tulad sa mga walang pag-aari. Ang Diyos ang lahat-lahat sa atin. Gayon may mayroon ang lahat ng bagay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi nauunawaan ng sanlibutan. Ngunit nasa likod natin ang Diyos. At dahil nasa atin ang tagapag-ingat, hindi tayo nababalisa sa kahit na anumang bagay. At ngayon, ang isa pang bagay na kailangan nating malaman ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos ang lahat ng pag-aari na mayroon tayo sa loob ng maikling panahon. Sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Sinabi na ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 15, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang mga kamay. Life is the road of the pilgrim. Life is nakedness. It comes empty-handed and goes empty-handed. Ito ay isang awit na pinamagatang ang manlalakbay. Ito ay nakakaaliw. Dumating na walang dala at umaalis na walang dala. Ang buhay ay kahubaran. Dumating tayong hubad at aalis tayong hubad. Sa 1 Timoteo 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ganito naman talaga, di ba? Ikaw ay dumating ditong hubad at walang dala. Kaya't bakit mayroong labis-labis na kasakiman? Sapat na ikaw ay naligtas. Sa 1 Pedro 1:24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ano lang ang matitira? Tanging ang butil, ang binhi. Tanging ang buhay na naipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang mananatili. Tayo ang pinakamayaman. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ang tagapagmana ng langit. Habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito, ang Diyos ay kasama natin. Gaano ba tayo kayaman? Subalit, kapag nakikita natin ang mga kayamanan sa sanlibutan, naiinggit ka at ikaw ay nakakaramdam ng kababaan sa iyong sarili. At sinasabi mo, oo, gaano kamiserable ang aking sitwasyon? Ano ba ang mali sa iyong kalagayan? Sa Job 1:21,
Sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Gaano ba kayaman si Job ayon sa Job chapter 1? Ngunit ito ay naglaho. Naglaho lahat sa isang araw. Lahat ng kayamanan ay nawala. Ang kanyang 10 anak na anak ay namatay bigla. At kanyang kinayod ang kanyang sarili ng basag na palayok dahil nagkaroon siya ng maraming pigsa mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang ulo. Kaya anong sinabi ng kanyang asawa? Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Siya ay nagsabi ng masasakit na salita kay Job at sinabi niya sa kanya na sumpain ang Diyos at mamatay. Pero ano ang sinabi ni Job? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Ako ay dumating sa mundong ito at nabuhay sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa akin. Binawi lamang ng Diyos ang mga bagay na ibinigay niya. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Gaya ng sinasabi sa Santiago chapter 5, pagkatapos makapasa si Job sa lahat ng mga pagsubok, ibinigay ng Diyos sa kanya ng doble ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tiyak na ibibigay ng Panginoon ang sapat sa ating mga kinakailangan. Subalit sa tingin ko, ang ikalawang biyaya na ibinibigay ng Panginoon kay Job ay ang anino ng mga walang hanggang biyaya sa langit. Sa unang Samuel chapter 2 verse 7, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Minsan ginagawa tayo ng Diyos na dukha at ginagawa tayong mayaman. Pinakain ng Diyos ang mga Israelita ng mana sa ilang at ginutom din sila. Inuhaw sila ng Diyos at binigyan sila ng tubig sa pamamagitan ng paghampas doon sa bato. Sinasabi sa Biblia na sa gitna ng mga ito, sinubok sila ng Panginoon kung sila ba ay magtitiwala sa Diyos o hindi. Kung sila ba ay susunod sa salita ng Diyos o hindi. Sa Roma Kapitulo 11, versikulo 35 at 36, o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya ay mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Mayroong isang kilalang pastor ang nagtipon ng mga tao. Binanggit niya ang mga salitang ito sa Roma chapter 11 verse 35 at sinabi niya, sino ang unang babayaran ng Diyos at magbibigay ng una? Sino ang unang magbibigay sa Panginoon? Sinigurado niya na susuklian sila ng Panginoon. Sino ang unang magbibigay sa Panginoon? Kaya sinabi ng isang elder, ako, magbibigay ako sa Diyos ng 6 million pesos. At may isa pang nagsabi, magbibigay ako sa Diyos ng 8 million pesos. Pagkatapos ay sinabi ng ibang mga tao na magbibigay din sila sa kanya. Noong sinabi ng Panginoon na babayaran ang nagbigay, ganito ba talaga ang kahulugan ng Bible verse na ito? Mayroon talagang napakaraming paraan upang mandaya ng mga tao. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya ay mababayaran? Ang ibig sabihin ng salitang ito ay walang sino man ang nagpapahiram sa Diyos. Kasi nga, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Kaya ang ibig sabihin nito, ang lahat ng mga bagay ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya sino ang makapagbibigay nito sa Panginoon? Kung ito ay sa akin, maaari ko itong ibigay sa Diyos. Pero wala akong sariling akin. Hindi ito sa akin. Ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Itinuturo nila ang Biblia ng pabaliktad. Sa Unang Kronika, chapter 29, verse 11, nanalangin si David sa Diyos, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At sa 29 verse 16, Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganahang ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay ay nagmumula sa iyong kamay at ang lahat ay sa iyo lamang. Ibinigay ni David ang lahat upang itayo ang templo. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyong kamay. Ibinibigay ko lamang ang mga bagay na nagmumula sa iyo.
Ang lahat ng mga ito ay pag-aari ng Panginoon. Bago ang ating kaligtasan, ang lahat ay pag-aari ko, sa akin. Ito ay akin, akin ito. Ngunit kapag ikaw ay naligtas, lahat ng pag-aari ay pag-aari na ng Panginoon. Nasaan pa ang pag-aari ko? Sa 1 Korinto, Kapitulo 6, 19, kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Gaano ba kalaki ang ibinayad ng Panginoon para dito? Alin ba ang sa akin? Ano pala ang dapat kong gawin? Bahay man o kung ano man, kailangan nating ilipat ang pagmamayari sa bagong nakabili. Ngayon, kailangan nating ilipat ang pagmamayari ng lahat ng mayroon tayo sa Panginoon. Kailangan nating sabihin, hindi ito sa akin, ang lahat ng ito ay sa iyo. Amen. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanpaman. Kung kayo man ay kumakain o umiinom, para ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 6, sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Kristo Jesus. Kayo rin ay tinawag na banal sa pagtitipon ng mga naligtas. Tinawag upang maging pagmamayari ni Yesu Kristo. Sinasabi sa Apokalipsis 5:9, sapagkat ikaw ay pinatay, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Opo, si Jesus ay pinatay at kanyang binili tayo para sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Tayo ang mga tao na binili ng dugo ng Panginoon at inihandog sa Diyos. Kung ganun, ano pa ang sa akin? Kaya ang mga Kristiyano ay dapat magbigay ng mga bagay ng Diyos sa Diyos. Kung hindi natin nalalaman kung sino ang nagmamayari, pwedeng isipin, ang sa iyo ay akin at ang akin ay akin. Sino ba ang gumagawa ng ganito? Ang ganito ay isang magnanakaw at mandaraya. Sa Malakias Kapitulo 3, sinabi ng Diyos, ninakawan ninyo ako sa aking pag-aari. Kaya sumagot ang mga Israelita, paano ka naman namin ninakawan? Sabi nila, hindi naman namin ito ginagawa. Ngunit sabi ng Diyos, kayo ay isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako. Nang inyong buong bansa, alam ba ninyo kung ano ang aking pamamayari? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Ang 10 bahagi ay isang tanda ng pagbibigay pasasalamat at pagkilala na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanila, kailangan ninyong ihandog at ibalik ang mga bagay na pag-aari ng Diyos. Ngunit inyong sinabi, ang lahat ay sa amin. Kaya't ninanakawan nila ang pag-aari ng Diyos. At sa Unang Kronika 29 verse 14, si David ay nananalangin pagkatapos na makapaghandog sa templo. Ngunit sino ba ako at ano ba ang aking bayan na kusang makapaghandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang ibinigay namin sa iyo. Paano kami makapaghandog sa iyo? Ang lahat ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Dakila siya, hindi po ba? Ibinibigay ba natin ang sa atin? Ngayong umaga ay nakatanggap ako ng isang mensahe, isang diakono mula sa US ang nagpadala sa akin ng mensahe. Siya ay bumati at nagsabi, ang aking anak ay naghandog ng maliit na halaga ng pera para sa World Missions. Ito ay darating sa madaling panahon. Narinig ko ito kaninang umaga. Kaya sinagot ko siya, opo, ito ay mahalagang gagamitin para sa pagliligtas ng mga naliligaw na kaluluwa para sa World Mission. Gaano ba kaganda ang pagbibigay ng mga bagay sa Diyos na mula sa Diyos? Yung mga bagay na mula sa Diyos ay maibigay sa Diyos. Sumagot din ako sa kanya,
Idinadalagin ko na ang biyaya at tulong ng Diyos ay sumaiyo. Dapat po nating ibigay ang mga bagay na mula sa Diyos sa Diyos. Minsan ay naghahantog tayo ng kakaunting bagay, ngunit kinukuha ang lahat ng natitira at nagpapanggap na naghahandog ng maraming bagay. Pwede ba nating sabihin na inihahandog ko ang akin? Inihahandog lamang natin sa Panginoon ang mga bagay na nagmumula sa Kanya. Maaaring sabihin ng Diyos, ginamit mo ba ang aking mga bagay para sa aking kalooban o para sa iyong kalooban? Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang mga bagay ng Diyos sa sandaling panahon. Kaya kailangan natin itong gamitin para sa kalooban niya. Halimbawa, mayroon tayong kaunting halaga ng pera. Kailangan nating maayos na kalkuluhin ang mga gastusin. Ito ay para sa Diyos. At ang halagang ito ay para sa aking pamilya. At ito naman ay para sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ito ay para sa mga kapatid na nangangailangan. Kailangan nating gumawa ng maayos na budget plan. Ang babaeng manugang ay bumili ng isang malaking isda at hinati niya ito sa apat na bahagi. Kailangan niya itong hatiin ng maayos. Saan ba niya dapat ibigay ang pinakamasarap at matabang bahagi? Sa kanyang biyan ng lalaki. At pagkatapos ay sa biyan ng babae. At pagkatapos ay sa kanyang asawang lalaki naman. Sa asawang lalaki niya ibibigay ang bahagi na ulo. At sa kanyang sarili ang natira. Kailangan niya itong hatiin ng maayos. Kung kanyang kakainin ang pinakamainam na bahagi at ibibigay sa kanyang biyanan ang hindi masarap na bahagi, ito ay maaaring magdulot ng isang malaking problema. Alam na alam po natin ito. Kaya kailangan natin itong hatiin ng maayos sa harapan ng Diyos. Siyempre, mayroong mga parte na maaari nating gamitin para sa ating sarili. Ngunit kailangan nating magtira ng mga mahalagang bagay para sa gawain ng Ebanghelyo at pagkatapos ay para sa mga kapatid. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano ba ang pinakaunang prioridad? Kailangan nating gamitin ang mga mahalagang bagay na mayroon tayo upang hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. Ang pangangaral ng Ebanghelyo at pagsunod sa kanyang kalooban at maaari tayong mamuhay gamit ang mga natitirang bagay. At para sa ating sarili, kailangan nating bawasan ito. Kung kaya ang Diyos ang siyang nangangasiwa ng lahat ukol sa ating buhay, tayo ay dapat na maniwala. Ngunit minsan, hindi tayo naniniwala dito kahit na ang Panginoon mismo ang nagsalita nito. Kahit na iyong sinasabi, naniniwala ako na ang Diyos ang nagligtas sa akin, kahit na sabihin mong naniniwala ka na kung ang Panginoon ay darating ngayon, kanyang babaguhin ang iyong katawan tungo sa isang maluwalhati gaya ni Jesus at kukunin ka, ngunit bakit mo ayaw maniwala na ang Panginoon ay kasama natin sa ating buhay sa kasalukuyan? Hindi mo ba kayang paniwalaan ito? Sinasabi sa Hebreo chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang kahapon ay tumutukoy sa pagliligtas sa atin ng Panginoon sa nakaraan. Kahit na sinasabi mong naniniwala ka sa Panginoon na magliligtas sa atin at magdadala sa atin sa langit, bakit ayaw mong maniwala sa Panginoon na kasama natin kahapon at ngayon? Siya ay pareho magpakailan pa man. Kahapon, noon, ngayon, at sa hinaharap. Kaya paano natin dapat pangasiwaan ang pera sa ating Kristiyanong pamumuhay? Huwag kang matukso ng pera. O di kaya'y gamitin ito sa mga walang kabuluhang bagay. Ang maayos na pangangasiwa sa ating pera at paggamit nito ayon sa kalooban ng Diyos ay pagpipigil sa sarili ng iyong kayamanan. Ito ay napaka-importante sa Kristiyanong pamumuhay. Kailangan kong paulit-ulit na sabihin ito at tatapusin ko ito ngayon. Manalangin po tayo. Mahabaging Amang Diyos, ang Panginoon na namatay sa halip na kami, siya ay namatay sa halip na kami na nakatakdang mawasak magpakailanpaman sa mga kasalanan
at iniligtas kami sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. Ang lahat ng aming katawan at kaluluwa ay sa Panginoon, at ang lahat ng may buhay sa sanlibutan ay nasa kamay ng Panginoon. Kahit na mabuhay kami o mamatay, nais po naming mabuhay para lamang sa kalooban at kalawalatian ng Diyos. Hawakan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong makapangyarihan at mahabaging mga kamay, at pamunuan at ingatan at gabayan po ninyo kami upang hindi na kami muling matukso sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. At upang kami ay makasunod sa hindi makasunod sa pagnanasa ng aming laman. Ngunit mabuhay sa natitira naming buhay para sa banal na kalooban at kalawalatian ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.